Yan, good morning, good afternoon. Magandang buhay na naman sa ating mga kahigalaan dyan, no? Panibagong buhay, panibagong vlog na naman. Ang layo sa ating napadpad ngayon, no? Ang araw na to. So, mga kahigalaan natin dyan, tingnan natin kung ano yung makikita sa ating video ngayon. So, nandito ako ngayon sa Lapu-Lapu, no? So, dito ako, mga kahigalaan, sa isa na namang shop na nakita natin. Napakamura, yes. Totoo po yun, napakamura. So, tingnan natin kung ano yung mga unit na nandito at magkano. So, ipapakita ko sa inyo, no? So, along the highway lang to, along the road, no? Tingnan nyo, maganda pa naman, oh. Ayan, oh. So, yan yung example sa kanila. Oh, di ba, parang jet ski, napakaganda na W. Isa din sa mga example. At saka yung ibang unit nandito lang sa daan. Alright, so, bago natin pasukin, magpipray lang tayo. Shoutout sa inyong lahat. And pakisupport naman sa aking second channel, Boy Higala Vlogs. Para magiging updated po kayo sa ating mga videos. At saka kung Ma'am Chuna Kitiuti. So, ito makigalaan, ipapakita ko sa inyo, napakamura lang mga sasakyan. No? So, makinig at tatapusin nyo. At sana huwag nyo skip yung ads para pang ice candy natin, pang ice water. Lord God, maraming salamat po sa biyayang binigay nyo po sa akin sa pangaraw-araw. Gabayan nyo po ako, Lord, sa aking mga mabubuting ginawa. Ilayo nyo po ako sa kapamakan. Bigyan nyo po ako ng malusog pangatawan para po makapagpatuloy kami sa aming mga mabubuting ginagawa. Ilayo nyo po ako sa kapamakan. Ganyan ben, Lord, yung mga subscribers, yung mga viewers ko, yung family na, especially yung mga nagpa-members ko. Bigyan niyo po sila ng malusong pangatawan at marami po pong biyayang dumating sa kanilang buhay. Itong lahat ay alay sa iyo. In Jesus' name, amen. Alright, so pasukin natin mahigala, no? So dito, makikita niyo muna dito, may mga kambing. Oh, sarap yung paklay at kalderita. Alright, so yung iba namang unit nandyan lang sa labas. Okay, so tapon, nandito yung mga unit, no? Kung saan napaka mura lang. Ayun, so klase-klase, halo-halo mga sasakyan na nandito. So first, mayroon tayo dito ng mga scram. So nagbibintas na dito ng mga as is at saka nagbibinta din dito ng recondition, fully recondition. Alright, so simula natin dito. Mayroon sila ditong counter. Mayroon tayong counter na 4M50. Ito mga kailangan, ito yung mukha nito. Ayan, so Mitsubishi, no? Ayan, so ito yung mukha. Tapos yung gulong nito is 5 holes. Ito siya, tapos kung ano man yung makikita niya dito sa ilalim, ayan. Okay, so ayan siya, kailangan. Tapos double tire, same yung size ng gulong sa likuran, sa kasarapan. Ito, tapos yung cargo naman ito is 10 feet, no? So napakatibay. Okay, so tingnan nyo yung cargo nito. So maganda yung pagkagawa. Tingnan nyo, tapos mayroong stiff board dito sa likuran. Ito siya, okay, 10 feet yung haba nito, again mga body. So ito fully reconditioned with paint. So itong nakikita nyo mga dins din, siyempre i-retouch pa yan, i-recon pa yan. So ito naman, so mayroon tayo dito. So pasok tayo dito sa loob. Ito yung kalooban nito. So first owner po kayo, Japan, no? So this is 4x2 manual 5-speed 4M50 canter yung makina. Ayan, so napakaganda pa nito mga higala. At saka yung presyo nito, yan yung kagandahan nito sa presyo. So sa mga nagbabalak, kumuha nito, tawag na kayo sa 0945391099. Ayan, oh. So ito, so power na to mga higala, ano? Okay, so ito siya. So sa presyo naman nito is only 460. Okay, so ayan mga higala natin yan. Sa presyohan natin ito, 4M50, 460, 10 feet yung haba. Alright. So ito naman, mayroon din tayo ditong ganitong model, D64 na manual type or automatic makigalaan, no? Makukuha lang ito sa pinakamurang unit, recondition, fully recondition po, no? Makukuha lang yun sa only 210. Ito, so ipapakita ko sa inyo. So ito siya makigalaan. So air condition, ganitong unit. Ayan na. Okay, so ipupuli recon yan. So mayroon na siyang tent, mayroon na siyang mugs, tapos maganda na yung ano nito, maganda na yung pintura. So ayan, so ito din mga kagalaan, mayroon din tayong ganito, DE64B, no? So mayroong manual na fully reconditioned din, may tent with aircon, naka mugs yung seat up, no? So imamugs pa to, aircon pa to. Ah, ganun na. So ito naman, so tapos mga bagong poster, ito siya mga kagalaan, no? So syempre mayroong camera, automatic or manual. Ang yung halaga naman nito, mabibili niyo lang sa only just 200,000, no? Napakamura lang nito mga kagalaan. Ito. So ito maganda naman. So, mayroon din tayong
D64W na as is pa naman ito. So for recondition to, pagandahin, imamags, i-poly recon. No, this is 2-layer. Ito yung mukha nito. Harapan. Ayan. So ito din, isa din sa mga murang pangkaibigan, presyong pangmasa lang natin mga kigalaan, no? Ito. So makinig kung magkano to, mga kigalaan. So W Wigo natin. Ayan, no? So recondition, poly recon, ha? Yung sabi ko sa inyo, so poly recon with paint, bago na upuan, polstery, no? So tapos may 2D na dyan, may camera, backup camera na. So ito siya yung harapan nito, no? So don't worry kung ano man yung makikita nyo dito, medyo hindi pa maganda, pero ipopuli recondition yan, syempre back to stock yan, maganda na yan. So for only just 230, ano, D64W, no? Napakamura na sa market. Ito makigalaan natin. Ayan. So wala na kayong masabi pa. So single yung upuan dito. So captain shirt ito. At ito naman yung D65 natin na modelo. Ayan, no? So ganitong model. So ipopuli rin, poly recondition with paint, no? So bago na din yun. So as of now, as is pa muna to. So pwede kayong mag-order dito, paunahan lang. So ito naman, ito yung unit nito, no? So sa mga ganito, makukuha lang ito mga kahigalaan, no? So for only just 210, oh, so pick up, no? 210. So nakipamags yung gulong, again tinted, tapos with registration na po yan, at natakbo na po. So 210 with air condition, manual type. Alright, 4x2 ito. So poly electronic to. So ito naman, so ito yung mukha nito mga kigalaan, no? So dito yung mga, so nandito yung mga pinaka mura talaga. Ito yung tinatawag na mura, mura talaga, no? So ito naman, kung makikita nyo, mini dam. Okay, so ito mga kigalaan, mini dam 4x4 5-speed recondition, poly recondition. So pwede nyo mabili dito ipamags, or pwede nyo ibili ganito. So pag ganito naman mga kigalaan, kita ko muna sa inyo yung kabuuan sa loob. Ito siya, no, bagong polstery. This is 5-speed, tapos 4x4. Ayan, no? So yung dashboard nito, ayan. So, ayan. So mini dam, medium dam. So scrum 660cc 12 bulb 5-speed. Ito yung dam nito mga kigalaan. Ayan. Tapos ito yung makina, no, makikita nyo, mapapansin nyo dyan. Alright, so ito yung dam naman nito, ito siya. So napakamura lang nito. Pag hindi natin imamags itong mga kigalaan, pwede natin itong ibigay sa inyo nang hindi nakamags for only just 190,000, no? 190. Okay, kung nakamags naman mga kigalaan, pwede natin ibigay sa inyo to ng 200,000 imamags, diba? So nasa sa inyo ba yan? This is cut eye. Okay, so 4x4 cut eye, tapos ito naman. Okay, so yung makina nito. So tapos mayroon din tayo mga kigalaan, mayroon tayong pick up. Pick up ganito. So ito yung, ganito yung itsura mga kigalaan. So ito na siya, yung bagong polstery. Pick up to na scrum 660cc 12 bulb 4x2, no? So ganitong mukha, sa mga gustong makabili dyan. Okay, so napakamura na lang. So ito, mayroon na siyang pintura, semi-hilamos na yung tinatawag nito, you know? So nawala na yung mga welding dito, hindi na makita. So ganito ng mukha, ganito yung setup. So ito mga kigalaan, binibinta natin yun sa inyo, no? 145,000 as of now, no? So cut round eye ito, tapos with registration na po yan, tapos semi-hilamos, yan yung tinatawag dito sa atin na Bisaya, semi-hilamos. Ayun, so kung imamags to, tapos pakintabin, ibibigay natin sa inyo to ng maganda na mga kigalaan. So ibigay natin sa inyo to 165, no? So ayun, oh. So ganyan, pakintabin. So tapos kung imamags, ayun, mga 170 ibigay natin. So so ito muna, yung presyo nito is 145. Ayan. Ayan siya. So dito pa makikigalaan, dito pa nyo makikita kung sa mga naghanap dyan ng pangkabuhay, yung pangmalakasan, Mazda Bungo 10 feet, no? 10 feet R2 yung makina, tapos double tire, ang haba 10 feet ito. Napakamura kung magkano, pero sa bago natin ito, at i-discuss kung magkano yung
presyo, init. Papakita ko muna sa inyo mga kahigalaan. Ito, ayan, Mazda Bongo. Ayan, R2 yung makina nito, kulay green. Ayan, no? So, this is 10 feet mga kahigalaan. Tapos, yung side nito, maganda, no? Napakaganda nito. Ayan, so, ito siya. Ito, no? So, dito sa likuran, maliit yung gulong, 13. Napsarapan, 14, 15, you know. Double tire. Ayan. Ayan yung mukha nito. Tapos, this is fully reconditioned mga higala. So, bagong upuan. So, syempre, good yung makina. Bagong change oil, bago tanan. Bago lahat-lahat. No? So, walang aircon lang for only just ganitong unit. No? So, 10 feet. Ganitong unit is only just 295. O, diba? Asan pa kayo? Napakamura. Yan yun. Hindi na kayo makikita pa sa market. Ganito mga kahigalaan natin dyan. Oh. Tapos recondition. First owner po kayo. Japan made. Ayan. 10 feet. Yung haba. Ito siya. Okay. Ikuta natin. Tapos may ano pa dito. Steep board pa sa likuran. Ayan. Tapos dito. Napakatibay. Oh. Ang kapal ng bakal nito mga kahigalaan. Oh. Tapos ito yung ano nito. Oh. Yung floor. Diba? So dito muna tayo. Tingnan natin. So ito, napakaganda no? Ayan, so bagong full steering, green at saka black. Taas naman, ayan. So ayan siya. So for only just 295 makagalaan. Alright, so mayroon din tayong D63 pickup, ganito yung mukha. Tapos naka mags. Ito yung model, so automatic. So mayroong manual or automatic makagalaan, same price lang. So ito, mabibili niyo to sa mga ganitong unit. Fully reconditioned pero yung seat up ganito lang, hindi nakalip up, tapos nakamags lang. Tapos with paint na, urethane paint, no? Pag matapos to, ganito, so D63 pick up, so manual or automatic, yung presyohan nito is only just 185. Ayan. So ayan sa mga higalaan, no? So red yung kulay. Ayan. So, ito siya. Tapos dito naman, automatic, no? Ayan, yung mags pala nito, original from Japan. Alright. So, mayroon pa din tayong canter, kaso hindi pa natapos yan. Tingnan ko lang kung ano to. So, canter nito, 43 to. No, hindi pa natapos, so wala pa. So, last but not the least, ito naman, mga kagalaan, mayroon tayong canter. No, so, sa nagbahanap dyan ng mga canter, 4M40. Ito yung mukha. Ayan. So kagandahan nito is mulye yung harapan. Tapos 6 holes ito siya mga kahigalaan. 6 holes. Mga pasensya nyo na medyo flat lang no. Pero mulye yung harapan. Ayan. Ayan. Mulye po yan. Tapos dito under chassis. Ayan makikita nyo dyan. Ayan. Diba? Tapos double tire. Ito yung gulong. 6 holes pa rin dito. Tapos ayan, mulye pa rin mga kahigalaan. Tapos ang kapal ng box nito, kapal ng ano nito, this is 10 feet original. Ayan, tapos mayroong steep board dito sa likuran. So yung kulay naman nito is army green. So paliguan pa to, pa siyempre ipa for fully furnish pa to mga kahigalaan. So ito, so tingnan natin ang loob, no? Ito naman siya. So ayan, ayusin pa yan. So, kung magkano naman ito mga kahigalaan, so murang-mura to. Ito yung isa sa mga pinakamurang 4M40 natin. Ayun oh. So, makakuha lang ito sa for only just 400 with registration na po 'yan. Ayun. All right? So, 4M40 na canter mga kahigalaan. All right. So, ayun, so, 'yan yung mga ano natin. Tapos ito pa. So, mayroon pa siyang ginagawa ng bushing doon. Kaso hindi pa natapos. Ayan na. Tingnan natin. D4W. DE17. DE17 na. DE17G. Ayan na. DE17. So, pinipinturahan to. Na ito. Ayan. So, ayan siya mga kagalaan. No? Yan yung mga unit na nandito. So, napakamura lang. So sa mga schedules ating viewing, 0945-391-0199. Ayan. So again, mga kahigalaan, ito siya. Nandiyan, no? So by next week, dadating yung mga marami pang unit.
No, so yung presyuhan naman nito ngayon, ito yung mga presyuhan sa parang last price nila, no. Pahabol presyo bago mag-increase. Ayan. Ito sa mga kagalaan, no? Ayan. Kaya kung hanap niyo yung pangkabuhayan talaga na medyo mura lang, ayan, pwede kayong pumunta dito at schedule natin. At pwede din kayo especially sa mga ganito, no? So magda-down kayo ng 30%, tapos saka na nyo ipupull pag matapos na yung unit, mga kagalaan. Alright? So ayan, mga kagalaan, sana ay nag-enjoy na naman kayo at mayroon na naman kayong napulot na dapat pulutin at dapat matutunan. Okay? This is your boy Buddy signing out. May God bless you all. Hasta la vista. God bless. So ayun, mayroon 4M50, no? Again, 4M50 natin, napakamura lang. So 460, tapos 4M40, recondition with aircon 400. Pwede natin bigay 390, walang aircon. So fully recondition yan. Alright, so God bless. Bye bye.